Haller Gagasina! Kumusta ulit kayo? Panibagong recipe na naman ang aking isi-share sa inyo na mula pa rin sa patatas. At this time, may kasama ng Milo. Aba, dalawa lang ito sa mga ingredients na magpapasarap sa ating recipe ngayon na pwedeng pampamilya at pangnegosyo. Kaya kung ikaw ay interesado at gusto mong malaman kung paano ito gawin, lutuin at inegosyo, aba, watch na hanggang sa dulo ng video ko ha. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and subscribe para updated ka lagi sa mga negosyo recipes at tips na ia-upload ko. Paki-check na rin ang description box dahil nandoon ang complete list ng ating mga ingredients ngayon at costing. Kaya halina't magluto na tayo! Mangangailangan tayo ng 1/4 kilo or 250 grams ng patatas. As usual, mura pa rin sa amin ang patatas. So, linisan, balatan at hiwa-hiwain sa small cubes. Tapos, lutuin hanggang sa lumambot. At kapag lumambot na, ay nako, i-mash na ito ng bonggang-bongga pa rin hanggang sa maging smooth. Kapag na-mash na, i-divide lang ito sa dalawa dahil bawat serving ay meron tayong ilalagay na mga ingredients. Sa unang serving, maglagay ng 1 cup all-purpose flour at 1 tablespoon ng margarine or butter kung meron kang budget. Pero pwede naman ang margarine. So, itong tatlong ingredients lang ito ang ating paghahalu-haluin sa unang serving ng ating minash na potato. So, ito ang naging outcome. Nakagawa ko ng isang dough. Ngayon, isit aside muna natin ito dahil magmimix na tayo sa pangalawang serving ng mashed potato. Maglagay lang ng 1/2 cup all-purpose flour. Itong dalawang sachet ng Milo. Para medyo tumapang-tapang yung ating chocolate na Milo, maglalagay tayo ng Nescafe Classic na coffee kahit konti lang. Tapos, magdagdag na rin tayo ng 2 tablespoon ng brown sugar. Pero pwede mong i-adjust ang tamis nito. Kung gusto mong talagang matamis na matamis, dagdagan mo lang. Naglagay din ako ng 1 tablespoon ng margarine. So, ito lang kakusina ang mga ingredients sa pangalawang serving ng mashed potato. I-mix lang ng mabuti at kapag na-mix na, isit aside lang ito dahil pupurmahin na natin ang una nating dough o yung potato dough. So ayan, kumuha lang tayo ng konti. Ayan. Ayan. Pupurmahin natin ngayon ito na bilog tapos ipa-flat natin gamit ang rolling pin. Pero kung wala naman kayong rolling pin, ay pwede ito DIY. So pwede yung malinis na baso. So i-flat lang ito. Ayan, i-flat lang. At kapag na-flat na, ilagay na yung ating chocolate at potato mixture o yung pangalawang serving ng potato mixture. So ayan, no, ipapalaman lang natin at kapag na-forma ng bilog,
ay ipa-flat na naman natin gamit ang ating DIY rolling pin na baso. So ganun lang kadali kakusina, simpleng-simple lang 'di ba? Hindi rin marami yung mga ingredients. So ito, ayan, nakagawa ako ng 11 pieces nito. Ayan, oh, ayan. So ngayon, lutuin na natin ito. Hindi na kailangang gumamit pa ng oven. Pwede na tayong gumamit ng ating improvised oven gamit ang kawali. Pero nilagyan ko lang ng baking paper para sigurado tayo na hindi didikit sa kawali. Ganyan lang, oh. So lutuin lang ito sa mababang apoy. Ganyan. Ayan, iporma lang yan. Tapos takpan ng mabuti. Kapag nagpapawis yung takip, punasan lang ito ha. Hindi kailangang magpawis baka kasi tumulo doon sa ating nilulutong secret. Ay, alam nyo na yan. Ayan. So kapag naluto yan, ang dami kong mali. Kapag naluto na ang kabila, ayan, i-flip lang para maluto rin yung kabilang side. Ganun lang. At saka hindi tumatagal lulutuin. Ang about 5 minutes lang yata or 4 minutes, ganun. Basta hindi kailangang malakas yung apoy ha kasi masusunog. Okay lang niya ganun na medyo brown. Hindi naman yan as in sunog na sunog, di ba? Ito na, kakusina, ang ating chocolate potato piyaya. Ayan! O, pormang piyayang piyaya talaga. O, di ba? Napaka-simple lang at saka napaka-healthy dahil yung ating dough at yung palaman ay hindi simpleng harina lang. Meron itong patatas. Kaya, ano pang hinihintay mo kakusina? I-try mo na rin ito. Nako, patok na patok ito. Pwedeng ibenta, pwede rin pang pamilya. Ito na ang aking pa-shoutout. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa suporta. Maraming salamat, kakusina! Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, comment, and subscribe na sa aking channel. Hanggang sa susunod na video ko, maraming salamat!